ngayon guys, gagawa tayo ng isang reaction video, no? Galing kay Jericho Arceo, no? Yung 5 types of toxic friends. So, gabi na din ko na kailangan sumigaw, no? Baka magising yung mga tao dito. Kahit tatlo lang kaming natutulog, no? So, upisin na natin yung reaction video in 3, 2, 1. Hi guys! So, hello! Good evening! Good morning! Kung lasan man kayo! And that would be all. Thank you. Joke lang. So, sa intro pa lang niya, no? Ayos na, ayos na. Comedy, no? Comedy yung pagkaano niya. So, tutuloy na natin. Ano bang gusto kong pag-usapan ngayon? Well, basically, ang gusto kong pag-usapan are friendships. And, you know, as we all know, friendships are important part of our lives as it adds beauty, strength, and, you know, happiness into our lives. Totoo yun. At sila yung nagbibigay ng happiness, no? So, tutuloy na natin. However, may mga friends talaga na darating sa buhay natin na nagdadala ng stress. Ito yung mga tinatawag nating toxic. Ayan. Tinatawag nating toxic. No? Ayan. Ito yung marami tayong kaibigan. No? Pero halos sa kanila toxic. No? Wala akong pinaparinggan, no? So, reaction video lang to. Huwag kayo mag-alit, no? So, tutuloy na natin yung video. Reaction video. Ang video na to, I'll talk about the 5 types of toxic people in the world of this earth and universe. Y'all ready? Alright. So, first is the vampire. Vampire, bakit? Kasi may pangil sila. Pwede. Pero, hindi, ang mga vampire ay yung mga kaibigan na sobrang nakaka-drain. They're bloodsuckers, you know what I'm saying? So, vampire, sila yung mga utos ng utos. Yung lapit na lang utos. Uy, pare, basta. Uy, okay lang. Pwedeng pakisa na yung pinto. Ay, sorry. Okay. So, kumusta ka na? Ayun, wait lang. Pwedeng ano, pakuha ng tubig. Ay, or kaya coffee na lang. Coffee? Oh, sige. Ngayon na? De, next year. Tatanong lang eh. Tapos, yung mag-uutos pa sila, sobrang lapit na lang, hindi pa nila makuha. Bro! Nasaan ka? Bro! Idol! Bro, ano yun? Uy, patulog, paabot ko lang sana to. Itong basong layo kasi medyo stress ako sa work and yun ang dapat may nisip. Gets nyo? Di ba? Sobrang nakaka-drain. Oh my God! Oh my God! No? So, ayun, marami tayong kilala na ganon. Hindi natin pwede sabihin ng pangalan, no? So, yung mga taong tamad na katulad nung isang example ni Kuya Jake, no? Hindi kayo a-accenso sa buhay kung lagi kayong ganyan, no? Eto, pangalawa, the besto, the know-it-alls. So basically, ito yung mga kaibigan na putek, mas matalino pa kay Google tsaka kay Yahoo. Mas matalino pa. So teacher, hindi ko nga alam ba di na lang sila nag-teach eh. Guess nyo? Yung kada kwento mo, kahit di mo sila kausap, may input sila. Kasi hindi mo gets eh. Pero medyo may pagka... Ano si Kobe eh? May pagka... Tanong Kobe! Pero hindi mo alam si Kobe. Kasi ako, alam mo yan. Alam ko eh. Kasi nag-training ako ganyan. Alam ko talaga yung form at details ng form ni Kobe sa pag-shoot. Kasi yung peripherals niya sobrang 46 degrees in the centimeter of the 46 meter. Mali ka, wag kang lalaban. Mas magaling ako sa'yo. Kasi, alam mo, 4 ako sa lahat ng grade ko, you know what I'm saying? Like, wala ka na pata. Ba't di ka naman nag... Hindi. Ano ba GPA mo? Oh, bagsa akin, wala ka naman eh. Ako, 4, ano? Gets nyo? Diba? Putik, sa sobrang talino, hindi ko talaga alam ba't di siya nag-superintendent sa DepEd. So, sabi dito, 1 plus 1 is equals 2. Anong 2? Sorry, pero hindi siya eh. Hindi siya 2 eh. Anong dito? Binasa ko eh. Tsaka, it makes sense. 1 plus 1. Basahin mo ulit. Hindi yan eh. Hindi siya 2. Naaral ko yan eh. Hindi. Alam mo, nagbasa ako matagal dyan. Hindi siya 2. So, sorry. Hindi eh. Okay? Next time. Oo. Gets nyo? Yung ganun kalala. Woo!
So, yun yung pangalawa, no? Yung pangalawa. So, ito yung taong madaming alam, no? Yung sabat na sabat kasi marami siyang alam. Kulang na lang maging siyang dictionary, no? Ayan, translator, teacher ng lahat, no? Pwede na lang sa kanya ka na lang mag-aral, no? So, napakaganda nung video ni Kuya Jik, no? So, itutuloy na natin yung video. Woo! Lord, I'm a changed man. I'm a changed man. I took that promise. Okay, next, pangatlo. Ito rin. Solid yung mga to, man. The attention seeker. Ito yung mga kumbaga, nagpapapansin ng sobra. Alam mo yung parang, di sila pinalaki na, di sila pinapansin sa bahay. Guess nyo? For example. Pansin na lang ako para pansinin ako. Ay! Sakit na! Hindi nga ako pinapansin. Sakit ng buhay ko. Sakit ng tuko ko. Nanano ka loko? Ouch! May cancer yata ako sa kuko. Salamat talaga, nandiyan ka. So, yung mga papansin, no? Yan, maraming ganyan sa school. No? Yung kinukuha lahat ng attention sa teacher, no? Para pumasa, maging best friend, kumbaga, sip-sip, no? So, tutuloy na natin yung pang-apat. Ito na yun. Pang-apat! Ito, importante ito, mga kaibigan. Ito ang mga taong sinungaling, or in English, liars. Huh? So, basically, ito yung mga kaibigan na mas sinungaling pa kay Pinocchio. For example, kumbaga, pag nagkakwento sila ng basketball, tapos yung kwento nila, ganito ginawa ko, sobrang lakas ko, pero sa to, bangko lang kami. Bangko lang sila. Gets nyo? Ay, pare, solid laro na. Bakit? Psh, pare, nagdunk ako sa mukha ni Kobe, tapos alam mo yun, na-crossover ko si Justin Bieber, may sumabay si Ted Filon. Woo! Alam, mga, ano, retired na si Kobe. Tapos, big updated, pare. Talagang ganun eh. Ano, varsity kasi ako dati, nung, sa ano, sa Assumption, lahat, ako lang yung lalaki. Pero gets mo yun? Ah, basketball talaga ang varsity eh. Mga crossover stead file, hindi na nakasunod. No, 40 points. Challenge. Humble lang ako, bro. Humble. Malit na ba? Humble? Tapos magkakwento? Focus, mga... Paano nga humble yun? Kinikwento mo nga eh. Kahit hindi mo nakuwento, let the actions do the work, my friend, okay? So mga friends, ingat po kayo sa mga taong ganyan, you know what I'm saying? So mga sinungaling, ito yung mga namumuladas, mamayis, no? Mahangin, no? Ito yung kinukwento lahat, no? Kinukwento lahat ng mga walang kwentong bagay na ginawa niya sa buhay niya, no? So itutuloy na natin yung video, lumalakas na yung ulan, so kailangan na natin tapusin ito. Let's go! Of course, last but not the least, ito ang mga taong mahilig mag-complain. Yeah, complainers. Ito yung hindi marunong makontento kung anong meron sila, no? Tutuloy na natin yung video. Kumbaga, the complainers. Okay? Ito yung mga taong nakakainis talaga, hindi mo matiis, na maiinis ka talaga. Na-complain sila ng complain sa buhay. Parang pinanganak sila ni Lord para mag-complain. Yun ang purpose nila sa buhay. Mag-complain. Kakaiba. Grabe naman, ang ganda dito. Ang lamig-lamig. Grabe, blessed talaga ako. Sobra. Eh, pa, ano ba naman to? Pangit naman dito sa ano? Dito sa Paris? Baho? Ba't ganyan buhay ko? Ang pangit ng buhay ko. I'm so cursed. Bakit lobster ang breakfast ate? Sabi ko steak! Sabi ko lobster mamaya pa! Ano to? Bakit may Jordans ako? Pangit! Sabi ko gusto ko Gucci eh! Tsaka Armani! Ano ba? Pahit na buhay! Parang gusto ko lang pakamatay ka. Hindi ko lang nakikindihan. Pahit na buhay ko! Sabi ko gusto ko red wine eh! Binigay white wine! Alam niyo, may mga tao talagang ganyan! Na hindi nila na-appreciate ang blessings nila. You know what I'm saying? So, anong moral of the lesson of the story of the what? Ano ang moral of the story? So basically, lahat ng mga taong to ay toxic, yes. But of course, kailangan natin silang mahalin. Kasi all of them are either hurt, may pinagdadaanan. So, ang hirap magintindi, pero kailangan intindihin. Yes, kailangan intindihan, no? Kung wala kang panatindi, no?
di ka aasenso. Walang mangyayari kung wala kang ganun, no? You know what I'm saying? So basically, ganun lang. Before you cut them out of your life, understand that, you know, may pinagdadaanan sila. So that's it. Thank you for watching. Sorry sa bangs ko, hindi ko kasi talaga maklip kasi sobrang haba na. God bless! Woo! So ayun, natapos na yung video, no? So ito lang masasabi ko dun sa video. Napakaganda. Napakaganda ng pagkagawa niya kasi ginawa lahat ng example. Na example? Ano to? No? So, pares tayong mahaba ang bangs, di natin matali, no? So, ayun, Jericho Arceo, no? Patuloy lang ng paggawa ng magagandang vlogs, no? Nakikita ko sa mga social media mo, kasama mo na si Senpai Kazu, no? More power, no? Napakaganda. Panoorin niyo yung video na, mga vlogs na, nasa baba yung link ng channel niya, no? Nandito sa baba. So, maraming salamat sa panonood, no? Yan. So, yan yung reaction video ko kay doon sa ginawa niya, no? So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, Dig TV nga pala. Woo! Wapa! Peace! Boom!